May bagong mapormang inline 4 660cc tayo from Vauche. Kung mapapansin nyo, taon-taon na lang yung aakalain mong maganda na, pero mas may igaganda pa pala. Ang tanong nga lang, maganda ba ang performance pati na ang kalidad ng makina? Tignan natin yan madjit sa pagsilip sa bagong Vauche RRR666S. Usapang performance tayo na ayon sa Vauche, kaya niya daw tumakbo ng 0 to 100 sa loob ng 3.5 seconds. Gamit lamang ang first gear. Sa mga top speed fanatics natin dyan, matutuwa kayo dito dahil sumasagad daw ito ng 240 plus kilometers per hour. With an engine specs of 660cc inline 4, dual overhead cam 16-valve engine with a rev limit up to 13,000 RPM. Plus the ram air intake system, so makakadaya pa yan ng 2 to 3 added horsepower with torque numbers na hindi ko pa alam. Wala pa kasing sinasabi but I would guess na pareho lang ito sa torque number ni CBR650R. At around 63 Newton meters. Yes, as you might already guess, sounds like family talaga siya hindi lang sa performance kundi. It's an actual reverse re-engineered engine of Honda 650cc inline 4. Actually, last year pa ito pinakilala ni Vauche na base sa research natin at that time, malaki daw talaga yung kinalalaman ng engine technology from Honda. Well, hindi na nakakapanibago yan considering yung ibang Chinese bike natin na nandito na mismo sa Pinas is already using the same engine DNA technique ng ibang brand. Kinaiban nga lang mga inline 4 engine na yung tinitira nila using a similar engine technology. Which in time makikita natin ito hindi lang sa RRR666S ni Vauche, kundi maging sa ibang Chinese made bikes. Just take notes mad dudes, ang Vauche o Vauche ay sub-premium brand name lang ni Lonsin. Ibig sabihin si Lonsin pa rin ang gumawa ng makina. Kaya malaki ang posibilidad na pwede nila itong gamitin sa ibang affordable variants or collaboration with other Chinese brands like Zhongshan, Cove, and etc. And since Vauche ang top of the line bikes ni Lonsin, dito mo makikita yung attention to details ng kanilang mga flagship bikes. From its specification, features, and of course, design, which I think went through a lot of improvements. Kumpara sa huli nilang motor na parang ginawang eroplano. Mukhang big time na yung designer nila ngayon ah. Although may similarities pa rin kaya ng mukhang R3 siya pag tinitigan mo sa harap at shark gill design side fairings from the BMW S1000RR. Kung usapang modernong design, hindi ito magpapahuli. Hindi lang sa traditional Japanese aggressive design, kundi may exotic elements din siya na makikita mo sa Italian bikes like MV Agusta. Alam ko may kanya-kanya tayong trip at very subjective talaga yung matter na yan, but I know most of you madilid sa unang beses na makikita nyo ito, akalain mo na posibleng flagship sport bike ito ng isa sa mga kilalang brand. But sadly, as good as it looks, hindi pa ito ang final commercial version. Gaya ng SRC21 ni CF Moto, may mga babaguhin pa dyan. Pero konti na lang siguro. Possible na baka palitan lang nila ng traditional swing arm as opposed to the single-sided pro arm. Pati na yung dual Brembo caliper at built-in steering dampener. Ay posibleng tanggalin or baka magkaroon ng magkahiwalay na premium and standard variant. Maganda sana kung hindi naalisin yung built-in frame slider at bar and guard lever. Wala pang specs ng features nito pero may malaking TFT ito than your typical Chinese bike. Ngunit meron lang siguro siya ng average Chinese electronic features gaya ng ABS and some level of traction control. Dual actuated throttle cable pa rin siya so wala siya nung mas advanced features gaya ng CCX4R or even the KTM 390 na mga naka-throttle by wire na. Hindi pa talaga natin to makikita sa ngayon dahil marketed lang tong motor na to as a commercial friendly price 660cc sport bike. Galante din naman magbigay ng presyo si Vauche Philippines. Gaya ng original price na kanilang 250,500cc naked bike. Pero sa panahon kasi natin ngayon, ang laki na ng price inflation. So syempre malabo na yung price range na yun, lalo na mas malaking displacement at inline 4 sport bike na ito. Kung ibabase natin ito sa current market natin dito sa Pinas, pwedeng maging kalapit na presyo nito ang QJ Motor 600RR, which is around 528,000 pesos and 498,000 pesos sa mga naka-avail ng discounted price. So yes, pwedeng lumapag ito ng around the same price range ni ZX4RR bilang introductory price or discounted price. Otherwise, mauwi ito sa parehong presyo ni QJ Motor 600RR or even the Honda CBR650R. Siyempre, nakadepende pa rin yan kay Vauche Philippines but this could be a game changer kung ma-market nila ito ng maayos. Sa quality, siyempre hindi natin yan masasabi kung makikipag-chismisan lang tayo dito. Pero ang concern ko lang pati na sa majority na magiging consumer nito ay siyempre advisable lang ito sa mga lugar na malapit sa dealer service area.
Hindi na natin kasi matanggal yan concern pag bumibili tayo ng motor. So syempre sa after sales service tayo magre-rely since hindi madali ang maintenance ng ganitong motor. Sino ba naman may gusto na hindi magamit at matambak lang, di ba? Either way, nasa modernong panahon na tayo kung saan nakalatag na lang ang blueprint for success. And since galing sa magandang resulta yung project na pinagkopyahan, hopefully maganda din ang kakalabasan. Uy nga pala, mad dudes! Hindi lang ito ang inline 4 na lumabas at mukhang nakahanda na ang mga ito na ibenta for next year. Ang isa dito yung potential another Rusi inline 4, 680cc sport bike. Nakahain na yan, mad dudes! Click nyo na lang dito sa screen nyo. Feel free to ask me anything na lang kung may mga katanungan ka. Thanks for watching and as always, toodaloo, mad dudes!